Hello, mayong hapon. Ani ang napunta karon sa atong session 6 sa basic Excel tutorial. This time ang akong itudlo kay paano magbuhat og automated, no? Simple automated report card. So kini siya gamit ni siya sa mga teachers lalo na sa katong daghan mga gihandle na students and daghan og section og siguro tagtulo ka subject, no? Kani katong mga teachers nga nagtuon og Excel, tagaan ta mo short technique para dali ra ma-compute ang general average. So walay calculator, typing, then automatic may report na makita na nimo ang general average. Before ta mag-proceed, ako dai si Jan Jasper Labor, katong wala pa nakailan ako nag-offer ko free tutorial sa Excel o basic free tutorial of MX Excel. Please click subscribe sa akong channel. So akong channel is Jan Jasper Labor. Paki-click subscribe para updated mo sa mga bag-o na ko na tutorial videos. Okay, so sugod na ta. Diri sa section exercise 6 na to, nagbuhat na ko daan o format para di na ta madugay kay kaning format kaning atong itawag nga standard format na nay borders. Ako raning gibuhat-buhat. Pero I know sa in every school na isariling format or kung ikaw magbuhat ka gimuha, para makabalo ka paano magbuhat og borders, tanawa balik ang akong session 1 to session 4 na tutorial. Dito gitudlo na ko paano magbuhat og borders. Diri karon dili na ta mag-discuss ana kay sa computation na ta. So paano ba gabuhat og advanced nga kanang fast nga calculator sa grading. Kani isa ra ni ka sample, so gipangalan na og Pindro Pinduko for the sake of kaning tutorial. And then section A grade 5. So ako ra ni format, so kamo na bahala sa inyong format, basta mas tira lang ninyo tong paano magbuhat og kanang borders. Okay, usbon ako bago ta mag-start, i-open yung laptop or desktop computer and then i-follow ning akong video sa YouTube. Pag i-post ninyo, then mag-practice po mo sa inyong laptop o computer. Ayaw lang si tanaw sa cellphone kaya dili mo makat-on na. Okay, so ang basic magod nga kanang formula sa general average, let's say kani sample, nagbuhat ka, ikaw ang pinaka head karon nga teacher, ikaw nag-compute karon sa mga average, so math, science, English, Filipino, GMRC, kanang good manners and right conduct, and then history. I don't know sa pang subject, basta kani example rin ako ah. Then rin sa baba remarks kung say after pag grade ni mo butangan ng note nga suwatan ng mga keep up the good work, study more, ana sa nanay niyo sa inyong ipang kuan remarks, so magbutang mo remarks sa inyong border para pag print niyo ana na makasuwat ang katong teacher og remarks. Okay, ang concept ng sa average is the sum of all the values divide how many value. So ngani first, second, third, okay, first prelim, second prelim, third and final prelim, ang total ana i-divide nimo sa 4, then mao na to ang general average. By formula or by basic calculator mao na siyang ginagamit. Ang Excel is what if na kay 100 students nga dali ka mahuman, ang buhaton nimo i-Excel nimo para typing na lang ka, automatic ang Excel mag-compute sa general average. Ang basic nga formula, halimbawa, first exam 82, next 88, 93, 95. Okay, so kaning mga grading 82, 88, 93 na ana sa inyong standard ko. Let's say a range sa score, na ana may bracket pila ang equivalent nga grading. So na ana in every teachers may nanas na mo mga inyong mga standards. Kani ako formula ra ni. Ang pag-compute sa tinamban nga kuan, ato mo na siyang isam, di ba? Katong sa previous kuan ako pag-sum. No, ana. Okay, so 358 para makuha ang general average, imo na siyang i-divide kung pinakabuok. 1 2 3 4. Okay? So ang average niya is 89.5. Kani siya hassle ni kay typon pa man nimo, then mag-divide pa ka. Na isa ka formula nga automatic one package na. Okay, dili na ta magtinamban ni mag-sum ka then mag-divide ka medyo hago.
lalo na itong i-plus-plus ni mo ang Purcell, medyo hago ito siya. Ang technique ng tudlo is kaning formula nga average, na ani siya sa Excel. Average, no, i-format niya is equals average open parenthesis. First cell indicate ni mo, then in between na ni mo colon, and then indicate ni mo ang last cell, and then close parenthesis. Paano? Ani ang sample. So, tutok na ito dali sa math ko ano itong average. Equals, and then type average, open parenthesis. First cell na to indicate sa first prelim na assess sa column C, row 5. So, C5. Okay? And then, in between, colon. And then, ang last name ang compute sa fourth is na-belong siya sa F, column F, row 5. So, simply type F5. Then, enter na lang ka. Automatic na mo correct ang Excel sa katong kulang na parenthesis. Now, diri, mapansin ninyo, nigawas ang error na sharp division per zero. Okay ra na siya. Nigawas na siya kay tungod, wala pa ka nag-input og value. Testing na to. So, kintahay sa math, ang isa ka estudyante si Pedro Pindoco, sa first prelim, nakakuha siya average 85, no? Out of the scoring standards, 85 ang equivalent average niya. So, ganihin na nag-compute ang Excel na to. Sa second, nakakuha siya 92. Sa third, nakakuha siya 78, medyo hubo. Sa fourth, nakakuha siya 86. So, ang average niya kay 85.25. So, automatic nag-compute ang Excel. Okay? So, kani ang gamit sa Excel, basta dinaghan na gani, typing na lang dapat ka, dili na kasi compute. Excel na ang mag-compute para nimo. So, you have automated results. So, yan, naon po na ito siya sa Science, English, Filipino, GMRC, and History. So, naan mo tayo formula ani, ato na lang ni i-copy, no? Left click, release, right click, copy, and then left click, don't release, drag, pababa, hanto there sa history, and then release, and then enter. Okay? So, mo ito siya. Ang kaning technique sa copy-paste, na po na siya discuss na ko sa mga previous session na ko sa akong Excel tutorial. Please, i-watch to tanan bago ta mag-proceed diri para dili mo sige pangutana nga nuni nga nuna. So, ato na testingan ang atong formula na na kompleto na. Sa science, kintahay 88. 75. Okay, 75. 86. 95. Sa English, we have 76. Kung, example na niya, 81. 84, 96, dito sa Filipino, 79, 80, bagsak, 74, kintahin ang passing, 75, so 75, bagsak, hindi nakabawi siya sa 192, so pasang ipon, ito 1.25, sa GMRC, kintahin 85, 79, 88, 90. And this is history, 79, 87, 88, 91. O nga na, nigawas na natin ang general average. Okay? And then, ang uban is 2 decimal places, ang uban wala. So, kung gusto nyo butangan o decimal places, anaon lang na siya. Left click, hold and then drag down and then kaning increase decimal pindot niya nakakano gitutok nako so pindot lang ka and then sobra tuluman so bawas tag isa pindot sa decrease decimal. Okay, so mo na siya na ingana ka sa yun so paspas siya o ma-shorten ang time so, taghan pa ka mabuhat nga tabaho kay typing na lang man Excel na mag-compute. Okay, so I hope na ako'y natabang sa inyo mga teachers. The basic lang ni siya. Then katong zero knowledge pag yun nga teacher sa Excel. Tanawa din sa akong YouTube channel ang session 1 to 3 para ma-master ninyo ang Excel. Okay, so topic for this session is average na formula. And watch out sa next tutorial na po na ako na gamit gihapon. Okay. Mahing hapon o daghang salamat.